Kabanata 11:39. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Javen Darby, "Ako, pupunta rin ako." "Hindi ka ba natatakot?" lumingon sa kanya si Skylar Darby. Galit na sabi ni Javen, "Pagkatapos kong makapasok, mananatili ako sa loob ng 14 na guho at hindi ako pupunta sa ilang." Umalis silang apat habang nag-uusap. Bago umalis, hiniling ni Blake Darby kay Javen na ipaalam sa kanyang pangalawang tiyuhin na si Lowell Darby na pupunta sila sa 14 na guho. Sa looban ng Darby Mansion, matapos malaman ang tungkol dito, hindi na pinagalitan ni Lowell ang kanyang anak gaya ng nakagawian ngunit may same time na pananalita, "Javen, sa edad mo, dapat ay nagsasanay ka na sa mga guho. Dahil sa layaw ng nanay mo at ng mga tito mo, naging spoiled ka. Kung magpapatuloy ka sa ganito, mawawalan ka ng silbi. So, wala akong problema sa pagpasok mo sa 14th Ruin. Gayunpaman, pagkatapos pumasok, manatiling malapit sa iyong kuya sa lahat ng oras. Makinig sa kanya kahit anong mangyari. Intindihin." Seryoso ang mukha ni Lowell. Bilang isang matanda, mas alam niya ang tungkol sa mga panganib ng mga guho. Kung tutusin, anak pa niya si Javen. Kailangang magbigay ng ilang payo. Walang magawa, tumanggaw si Javen at sinabing naiintindihan. "Pagkapasok ko, maglalaro ako sa loob ng 14th Ruin. Walang anumang panganib. Sa mga personalidad ng iyong dalawang kapatid, tiyak na tuklasin nila ang ilang." Napaisip si Lowell. Maya-maya, umalis si Javen sa bahay at sumama sa grupo ni Blake, patungo sa 14 na guho. Ang South Pole Island, tulad ng isang utopia, ay may sariling kasaganaan. Sa magkabilang gilid ng mataong kalye ay may iba't ibang mga tindahan at martial artist ng lahat ng uri. Mula sa mapuputi ang buhok na matatandang lalaki hanggang 3 o 5 taong gulang na mga bata, halos lahat ay makikita sa South Pole Island. Hindi pinansin ni Blake ang kaunlaran ng South Pole Island. Ang kanyang layunin sa pagpunta sa South Pole Island ay upang maunawaan ang kapaligiran kung saan matatagpuan ang kanyang guro, si Finley Yanagi. At saka, para malaman kung sino ang nanakit kay Cheyenne Zaner. Isa itong awayan ng dugo. Dapat itong ipaghiganti. Naka-freeze pa rin si Cheyenne sa mansyon ng pamilya Darby, at ang kanyang katawan ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi makakalimutan ni Blake ang puot na ito. Maraming mga guho sa South Pole Island ang iniwan ng mga ninuno ni Hansworth. Ang mga dayuhang barbarong ito mula sa iba't ibang bansa ay nakalusot na sa loob ng isang siglo. Halatang hindi ito matatanggap ni Blake at ng iba pa. Ang naiwan ng mga ninuno ay natural na mamanahin ng mga inapo ni Hansworth. Ngayon, ang mga dayuhang barbarong ito ay madalas na nanghihimasok. Ang mga ninuno na iyon na pumanaw ay malamang na hindi makapagpahinga sa kapayapaan. Sa sandaling ito, sa harap ng 14 na pagkasira. Isang sinaunang tansong higanteng tarangkahan na inukit ng mga lumilipad na hayop, ang bumuo ng isang malaking hanay ng pagbuo ng runic. Noon, hindi ma-decipher ng Old Devil Yanagi ang runic formation array na ito. Ang paraan na ginamit upang buksan ang tansong tarangkahan ng 14 na pagkasira sa dulo ay ang dugo ni Blake. Bakit kaya nabuksan ng dugo ni Blake ang 14th Bronze Gate? Hindi ito ipinaliwanag ni Old Devil Yanagi nang makita niya si Blake. Sa harap ng Bronze Gate, si Sadie Dudley ay nakatayong maganda, na parang naghihintay ng babalik. Hindi siya pumasok sa 14th Ruin. "Bumalik ka na. Tara na, samahan mo na ako pauwi." Hinawakan ni Sadie ang kamay ni Blake at aalis na sana. Walang magawa si Blake at nakasunod lang kay Sadie at hinayaan munang makapasok si Skylar at ang iba pa sa 14th Ruin. Umalis sina Sadie at Blake, lumilipad sa himpapawid. Ipinagbabawal ang paglipad sa kalangitan sa ibabaw ng South Pole Island. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang matibay na higanti na may mahabang sibat, umuungal, sino ang nangahas na lumipad? Nakakainis. "Sa wakas ay naalis ko na ang mga istorbo na iyon, at ngayon ay may ibang gumugulo sa akin." Medyo nagalit si Sadie. Ang mga istorbo na binanggit niya ay ang masasamang itlog mula sa Northern Army. Ang maliit na tanga at ang iba ay sa wakas ay nailok sa loob ng 14 na guho. Si Blake at Sadie lang ang naiwan. Pero bago pa man sila magkatuluyan ng dalawa, may dumating na naman para guluhin sila.
Ang matatag na higanti ay may malamig na ekspresyon at malamig na sinabi, sa South Pole Island, maliban sa 72 Panginoon, ang paglipad ay ipinagbabawal para sa iba. Ito ang pagbabawal sa South Pole. Gusto ko pang lumipad. Dir-diretsyong naglakad si Sadie, hawak si Blake. Hindi nila alam, ang mukha ng matipunong higanti ay nagdilim, at isang mahinang galit ang lumitaw sa kanyang mga mata habang hawak niya ang isang itim na mahabang sibat sa kanyang mga kamay. Isang mabangis na tulak ang dumating. Malamig siyang sumigaw, ang mga lumalabag ay walang awang papatayin. Lumingon si Blake, malamig na nakatitig sa lalaki. Kung may nangahas na salakayin si Sadie, paano kaya tatabi si Blake at manunood? Kahit na alam ni Blake na si Sadie ay napakalakas, si Blake, na lumaki na, ay likas na gustong protektahan ang kanyang kapatid. Habang itinaas ni Blake ang kanyang kamay, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang noo. Nagkalat ang mental power. Isa na siyang malaking tagumpay sa unang yugto ng mental power user. Ginamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sarili. Ang sandali na maaaring lumitaw ang makalangit. Ang manipis na itim na dragon na robe ni Blake ay sumayaw sa hangin, at ang kanyang balingkinitang katawan ay naglabas ng isang maringgal na makalangit na kapangyarihan. Ang lakas ng langit ay lumitaw mula sa katawan ni Blake. Si Blake mismo ang lakas ng langit. Habang nakaturo ang isang daliri sa ibaba, ang matipunong higanti ay parang tinatamaan ng kidlat, nagbubuga ng dugo at walang tigil na pagubo. Ang hindi nakikitang makalangit na baka ay naging isang tumutusok na mahabang sibat sa kalangitan. Bumagsak ang mahabang sibat sa lupa, tumagos sa dibdib ng matipunong higanti na nagpako sa kanya sa lupa. Mahinang sabi ni Blake, "So what if my South Pole prohibition? Kung masakit kay Sadie, gagamitin ko ang autoridad ni Hansworth para ipatawag ang mga dati kong subordinate sa Hansworth at tatagos tayo sa South Pole Island." Gamit ang pangalan ng Hansworth, ang tinatawag na mga lumang subordinate ay marahil ang mga lumang nakatagong magsasaka. Isang matapang na hakbang ang ginawa ni Blake, na lubhang nasugatan ang enforcer na nagtatanggol sa pagbabawal sa South Pole. Ito ay walang alinlangan na isang lantarang hamon sa mga patakaran ng South Pole Island. Naging provocation din ito sa 72 higanti ng South Pole. Dapat tandaan na ang mga pagbabawal na ito ay itinakda ng mga higanteng iyon. Walang alinlangang nagdulot ng malaking kaguluhan ang panunukso ni Blake. Ang matibay na higanteng dumudugo, dumurog sa isang kahoy na karatula, at sa sumunod na sandali, isang malakas na dagandong ang nagmula sa hindi kalayuan, sinuang ng ahas na pumatay ng isang miyembro ng pangkat ng nagpapatupad ng batas na nagpapatrolya. Kapag nataman mo ang bata, darating ang mas matanda. Ang South Pole ay walang pinagkaiba sa labas ng mundo. Mahinang sabi ni Blake. Ngumiti ng matamis si Sadie. Ang kanyang ngiti ay kay Blake lamang. Bulong ni Sadie, ang lakas ng isang martial artist na may kasamang pagpatay, ay sumusunod sa panuntunan na ang lakas ay pinakamataas. Ang 72 higanteng iyon ang nagtakda ng mga patakaran sa South Pole dahil sa kanilang lakas. Balang araw, makakapagtakda rin ang aking maliit na bata sa bahay ng mga bagong panuntunan. Nag-usap ng mahina ang dalawa, parang perfect couple. Dumating na ang patrol team ng South Pole. Walang marami sa kanila, mga 100 lang. Ang pinuno ay isang lalaking kanluranin na may nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang ginintoang buhok. Nakasuot siya ng isang suit ng gintong baluti at ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag ng isang layer ng mahalagang liwanag. Ang halaga ng malamig na sandata ng sandata sa kanyang katawan ay tiyak na hindi mababa. Hindi mo mahahanap ang ganitong uri ng bagay sa labas ng mundo. Nang makita ng taga-kanluran ang matipunong higanteng nakaipit sa lupa, agad na nagdilim ang kanyang mukha at bahagyang ikanaway ang kanyang kamay. Swish! Isang 100 miyembro sa likuran niya ang pinalibutan sina Blake at Sadie na may mabibigat na tropa. Walang pakialam na sinabi ng taga-kanluran, matapang kayong dalawa, hayagang lumalaban sa ating South Pole Patrol Team at pinapatay ang mga miyembro ng ating patrol team. Kahit na may higanti sa likod mo, mamamatay ka pa rin ngayon. Matapos bumagsak ang mga nakakakilabot at nakamamatay na salita. Hinaway-kaway niya ang kanyang kamay, malamig na sinabi, kunin sila.
Ang daang lalaki ay malapit nang umatake. Kabanata 1140. Si Sadie Dudley, na karaniwang malamig ang ugali, ay nagkunot ang kanyang mga kilay at mahinang nagsabi, "Weston, sunduin mo ako." Sa pamamagitan lamang ng malumanay na pangungusap na ito, isang mahinang alon ang kumalat. Sandaling natigilan ang lalaking kanluranin, hindi makapag-isip ng husto. Bago pa siya makapag-isip pa, boom! Isang nakakatakot na presyon ang nagmula sa tuktok ng isang matayog na bundok ng yelo, mga 300 metro sa silangan. Sa loob ng 100 milya sa paligid ng Ice Mountain na iyon ay isang restricted area para sa mga martial artist ng South Pole. Ang sinumang papasok ay tiyak na kamatayan. Nabalitaan na ito ang first ruin. Natuklasan 100 taon na ang nakakaraan, walang makapasok dito dahil kahit ang mga martial artist ay hindi makalapit, buksan pa ang pasukan sa bundok ng yelo. Sa sandaling ito, ang unang pagkawasak sa tuktok ng bundok ng yelo ay naglabas ng nakakatakot na dilaw na haligi ng liwanag na direktang tumaagos sa kalangitan. Lahat ng martial artist ng South Pole ay tumangala sa langit. May nangyaring anomalya. Sinasabayan ng tunog ng mga huni ng kabayong pandigma. Whoosh! Isang gintong kalsada ang muling lumitaw sa lupa. Nakita ni Blake Darby ang ginintuang daan na ito minsan sa kabisera. Ito ang imperial na landas ng kanyang lolo sa tuhod, si Beckett Darby. Maaaring linangin ng mga emperador ang landas ng imperial. Ito ay isang ginintuang, nakasisilaw na kinang. Isang gintong kalsada, 100 metro ang lapad, na umaabot mula sa tuktok ng bundok ng yelo at kumalat sa kawalan. 300 milya ng gintong kalsada. Ano ang ibig sabihin nito? Ang imperial na landas ni Beckett, ang lolo sa tuhod ni Blake, ay tinukoy bilang ang dakilang tagumpay na emperador na umabot sa 900 metro. Ngunit ngayon, nasasaksihan ni Blake ang 300 milyang landas ng imperial. Mula sa tuktok ng bundok ng yelo, umabot ito sa kanyang mga paa. Kasunod nito, lumitaw ang isang maliit na pulang anak sa ginintuang daan, humahakbang patungo sa kanila, humahagulgol. Sa likod ng foal, lumitaw ang isang hanay ng mga elit na sakay sa mga warhorse. Ang mga piling hukbo na may bilang na 10,000, bawat isa ay may suot na koro ng kulay ubi ginto, isang western red war robe, at isang nagniningning na baluti, ay may hawak na isang silver dragon spear. 10,000 mga sakay sa likod ng kabayo. Nakasakay sa ginintuang daan, nang galing sila sa malayong bundok ng yelo. Sumigaw ang pinuno sa kanila, magalang na tinatanggap ng Light Ace Army si Young Miss pabalik sa mansyon. Pagkatapos sumakay ng 300 milya, nakarating sila sa locus yung ito. Namutla ang mukha ng western na lalaki. Ang daan sa kanila ay napapaligiran na ngayon ng 10,000 mga tao. Isang matinding takot ang bumalot sa puso ng lahat. May mga buhay na tao sa first ruin. Paano ito naging posible? Ang pagkasira ay naroon sa hindi mabilang na taon. Gayunpaman, mayroon pa ring mga nabubuhay na tao. Hindi pa namamatay ang may-ari ng first ruin. Ang mga paa ng kanlurang lalaki ay malamig sa yelo, at ang takot ay sumasakop sa kanyang puso. Dahil ang hindi mabilang na mga guho sa South Pole ay may mga serial number. Ang pagsasaayos ng mga serial number ay nagpahiwatig ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pangunahing guho at nagpapakita ng iba't ibang lakas ng mga may-ari sa panahon ng kanilang peak period. At ang first ruin ay halatang hindi ordinaryo. Mahinahong tumanggaw si Sadie, hinawakan ang kamay ni Blake, at humakbang sa gintong daan. Ang pulang bisiro ay magiliw na hinaplow si Sadie, tila kinikilala ang may-ari nito. Naglakad sina Sadie at Blake sa gintong daan. Hindi mabilang na mga martial artist mula sa South Pole ang papalapit sa lugar. Hindi bababa sa 300,000 martial artist ang naalarma at nakatayo sa malayo, nakatingin sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang imperial na landas, na umaabot ng 300 milya, ay lumitaw. Walang sino man ang walang takot. Ito ay dapat na isang lubhang nakakatakot na powerhouse upang linangin ang isang imperial na landas. Ang mga kabataang lalaki at babae sa gintong daan ay pinagmamasdan ng hindi mabilang na mga tao. Nakatayo sa malayo, si Lowell Darby, na nanunood kay Blake sa ginintuang daan, ay bumulalas, "Blake! Siya yun!
Si Karen Jo, sa gilid ni Lowell, ay nakita rin si Blake sa ginintuang daan. Bakas sa mga mata niya ang pagkagulat. Noong una ay naisip niya na si Blake at Skylar Darby, ang dalawang magkapatid, ay pumunta sa South Pole upang muling kumunekta sa kanilang mga pinagmulan. Ngunit sino ang mag-aasam na darating si Blake sa South Pole para sa iba pang mga kadahilanan? Side mission lang ang pagbisita sa kanyang mga matatanda. Hindi matulungan ng mga matatanda ng pamilya Darby si Blake sa landas na gusto niyang tahakin sa anumang paraan. Kasabay nito, sa kabilang banda, naalarma rin ang mag-ama ni Doyle. Napabulala si Brianna Doyle, siya nga. Ang binata na nagtataglay ng Great Handsworth Sill, ang itinalagang tagapagmana na kinilala ng matandang pinuno, ay talagang pambihira. Hindi makakalimutan ni Sage Doyle ang mga kamakailang pangyayari. Bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka at pag-aalala. Hindi alintana ang mga tingin sa labas. Naglakad sina Blake at Sadie ng 300 milya sa gintong kalsada at nakarating sa tuktok ng bundok ng yelo. Habang nawala ang 300 milya ng gintong kalsada, bumukas ang Ice Mountain, bumungad ang isang higanteng gate na nagyelo sa loob. Gawa sa jade ang gate. Ang jade gate ay 100 metro ang taas at nagyelo dito. Sa pagbukas ng jade gate, isang puting kalawakan ang lumitaw sa loob. Mahinahong sinabi ni Sadie, "Tara, gusto ka ni tatay na makita. Nakikita mo ako." Hindi mapigilan ni Blake na matigilan. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang pakiramdam na iyon. Ito ay ang kakaibang pakiramdam ng isang tao kapag nakikipagkita sa mga in-laws. Pumasok ang dalawa sa jade gate. Sa malawak na kaputian, medyo nabulag si Blake, at pagkatapos ay nawala ang kanyang 5 pandama, na parabang nasa walang katapusang kadiliman. Sa susunod na segundo, unti-unting nanimbalik ang kanyang paningin. Natagpuan ni Blake ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malaking bulwagan. Ang matayog at sinaunang bulwagan lamang ay malamang na sumasakop sa halos 10,000 metro kwadrado, na may mga pulang haligi na umaabot sa 21 metro, na sumusuporta sa gusali. Ang pangunahing bulwagan ay may maraming mga bagay, kabilang ang mga sinaunang upuan. Sa main set, nakita ni Blake ang isang bronze set. Nakakita na si Blake ng 2 bronze na upuan dati. Ito ang pangatlo. Walang tao sa bronze set. Pero sa likod ng bronze set, may kabaong. Ito ay isang gintong kabaong na walang anumang demonyong aura na naglalabas ng marangal at marilag na hininga. Marahan na sumigaw si Sadie patungo sa kabaong, "Pare." Isang mahinang tawag. Sa tawag, mahinang nanginig ang kabaong. Bahagyang damilat si Blake, alam niyang kung nandito si Little Fool, tiyak na pipindutan niya ang coffin board para pigilan ito sa paggalaw. Ang Little Fool ay minsang natakot ni Luther Carden noong bata pa siya. Nagtayo siya ng kabaong, lumikha ng isang solemn na sitwasyon, at hinikayat si Little Fool sa silid. Pagkatapos ay sinipa niya ang coffin board. Si Eric Walls, nakasuot ng zombie costume na may duguan ang mukha at asul ang mukha na pangil, ay tumalon mula rito. Dahil dito, natakot si Little Fool kaya nabasa niya agad ang kanyang pantalon. Na-trauma siya nito. Naaalala pa rin ni Blake ang pangyayaring iyon hanggang ngayon. Sa sandaling ito, sa loob ng ginintoang ang kabaong, nagkaroon ng nakakatakot na pag-akyat ng lakas ng pag-iisip. Sa hitsura ng isang binata, espiritual na katawan, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang korona. Nakasuot siya ng asul na robe, nakatayo sa coffin board. Parang nag-converge ang aura niya sa sukdulan. Ngunit ang kanyang hitsura ay nagparamdam kay Blake ng isang labis na pinigilan at nakakatakot na aura. Nakatitig sa kanya si Blake. Pero parang nakatingin din siya kay Blake. Mabagal siyang nagsalita, may lumitaw na katulad na bulaklak. "Oo." Marahang tumango si Sadie. Kanina pa nakatitig kay Blake ang binata, at ang titig nito ay parang isang bienang nakatingin sa kanyang manugang. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Blake. Sa isang iglap, itinuro ng binata ang isang daliri sa noo ni Blake. Nagulat si Blake at sinubukang lumaban ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw.